sa sumusuporta po sa mga proyekto ni Kuya Bal. Ito si Cosina ni Mami G. I-subscribe po kay Cosina ni Mami G. May pumunta lang po sa inyang itong number na po ito, maging 1,000 lang po ito, ay masayang-masaya na po ako. Pinapasalamat po sa kanya sa pagsuporta sa mga proyekto ni Kuya Bal. Cosina ni Mami G, please subscribe po. Thank you sa mga pumunta. At sa mga hindi po nakasubscribe kay Kuya Bal, please subscribe Kuya Bal Santos Matubang. Siya po ang founder po ng Lingap sa Mahirap. Siyempre ang kanyang buting asawa na si Ate Edna Vlogs. Please subscribe sa mga hindi po nakasubscribe. At sa kanilang anak na si Kaligap Rab. Ayan o, please subscribe po sa kanila. Sila po ang ating sinusundan at iyapak no, sa pagtulong. Magandang araw po mga kakusina. Hello, hello. Merry Christmas and advance Happy New Year. Mga KKST, mga Kahelper Family, mga Kalingap, Kuya Bal Santos, Ate Edna, Kalingap Rab, Happy New Year po in advance. At eto tayo ngayon. Ngayon lang tayo mag-upload at naging busy po tayong lahat. So eto, ang ulam po namin ngayon ay lechon. Siyempre, laging manok. Ayan. At tayo po ay nagbabad na ng ating manok. Nilinis ko na rin po. At ito lang po, simple lang po ang inilagay ko. Lemon, sili, bell pepper, at saka patatas. Kasi ayoko nila ng amoy ng sibuyas. Pero ito po ay mayroon ng powder. Ayaw nila yung nakikita yung sibuyas. Alam naman natin karamihan ng mga bata ay ayaw ng sibuyas at bawang. So, meron may mga powder na po ito. Meron akong Maggi seasoning at saka toyo, asin, olive oil, paminta, garlic na powder, saka onion powder. So, yun lang. Kung merong tanglad, sana mas masarap, diba? Pero dito po, hindi kami makabili ng tanglad at hindi naman po ako nakakalabas. Malayo po ang bilihan ng mga tanglad-tanglad dito. So, kung ano lang po ang meron, para-paraan si Inday. Ayan. So, ilalagay lang natin yung mga yan dito. Nalagyan ko na po yung isa. So, ang nilagay ko ay toothpick. Ayan. Para hindi siya lalabas. So, meron na ring lemon juice. Nilagyan ko rin ng toyo natin ng lemon juice para magkalasa. Then, ibabad lang po natin sa mga, ano, 2 oras. Pero mas masarap po sana kung magdamag. Kaso dito ayaw nila eh. So, 2 oras ko po siyang binabad. Kung mas mahigit pa po dun, edi mas maganda. Ayan. So, chicken ulit. Ayan po ang laging ulam dito. So, ilalagay na natin ng mga patatas. Ganun lang po, kadali. Kung madalian po ang mga gusto ninyo, mga ganito lang po, puro powder. Nakaready na silang lahat. So, ilalagay na lang natin, titimplahin na lang natin. So, iba naman ang preparation sa Pilipinas, di ba? Mabusisi, ito. Pangmadalian. Basta kumain sila. At saka, ako lang po ang gumawa ng chicken barbecue dito. Kasi yung mga dati ay ibang lahi. Iba po ang luto ng mga ano. At nung pinatikman ko sila, syempre, okay naman. So, paluto na rin sila ng paluto ng chicken barbecue. Pagkasyahin natin lahat at ilalak ko na lang ng toothpick. Ayan. Konti lang yung ano ko eh. Yung aking mga gulay. Maliit lang po ang aking chicken. Medium size. So, ayan. Okay na siya. So, lagyan na lang natin ng toothpick and then isasalang na natin. Meron na po akong
naka-prepare na po yung lagayan. So, ito, nilagyan ko siya ng parchment paper at saka itong aluminum foil para po hindi tayo masyadong maghugas. Kasi pag tinanggal mo yan, hindi ka na magkukuskus, kumbaga. So, para-paraan po para tayo ay mapadali. So, madalian po lahat ng ginagawa ni Inday dito. Tapos, nag-preheat na po tayo ng oven. So, sa pinakamataas muna po yung apoy natin. Kaya, para ano, medyo, pag medyo mapula-pula na siya ng 30 minutes, magpapahina po tayo ng ano, ng apoy. Or, mga 10 minutes lang sa akin, pwede na. Parang minute lang po yung ano, yung oven. Tapos, ilalagay ko na po siya sa 180 or 160. Kahit iwanan nyo na po yung ano, yung manok sa loob. Kung ganun kahina ang apoy, ay hindi naman po masusunog kagad. So, every 30 minutes or every 20 minutes, pwede nating i-check ang ating chicken. Ito na po mga kakusina at ready na siya para maisa lang. Ayan. Ibabrush po natin siya ng oil o kaya yung pinagbabaram po natin. May olive oil po siya. Hindi po ako gumamit ng oil kasi medyo ano sila sa oil. Takot. So, ayan. Diba? Bahala na siya dyan. So, after 20 minutes po, ayan, medyo mapula-pula na siya. So, kailangan na natin babaan ang apoy. Lagay po natin sa 1. Ayan. 180. Ayan, 180 na lang para kahit umalis si Inday, pwede siyang, hindi siya masusunog. So, after ng mga ilang minuto, 10 to 20 minutes, kailangan po i-brush natin siya ng olive oil para hindi siya magda-dry. Ayan. Tapos, sisilipin na rin natin kung medyo mapula na siya. Hindi pa masyado. So, para maluto rin po yung loob, kaya natin hininaan. Ayan. Para medyo shiny ang ating chicken. Diba? Diba? Nag-iiba ang kulay. At para manuot pa yung kanyang lasa. Ang mabango na ang kusina ko. So, ayan. Yummy ang tanghalian ng mga Arabo. Ngayon lang sila nakatikim dito ng mga ganito kasi yung ibang ibang lahi hindi naman marunong ng chicken barbecue. Iba-ibang klase rin ng timpla. So ito ay Pinoy style. Ayan, magmamantika pa siya. So balik natin mga 20 minutes ulit. Tapos, pwede na natin siyang baliktarin. Isa kabilang side naman siya. Napo natin, mga kakusina, at mapula na siya. Babaliktarin naman natin sa kabilang side naman. Ayan, dahan-dahan. So, ang ganda ng kulay. Makulay ang buhay. Ayan. Pwede naman po natin i-grill ito. Kaso lang, gusto ko kasi mas maganda ang itsura. Kasi minsan po, lumalaglag. Natatanggal sa kanyang pagka antab ito. Yung pagkatusok ko po, minsan kasi natatanggal siya. So, mas mainam po, ginanito ko na lang.
Yan, ang ganda ng kulay. So, ganyan siya. Hanggang maluto po siya, manina lang po yung ating apoy eh. Kaya, magandang kalalabasan yan. So, bago sila kumain, mainit-init pa. Diba? Balibalik ka rin lang po natin. Every 20 minutes, silip-silip. Hanggang sa maluto siya. Minutes ulit. So, 15 minutes. Silip-silip lang. Sundan. Ito na po mga kakusina. At luto na siya. Ayan. Pula-pula. Ayan. Hindi po yan sunog. Ganyan po siya. Kasi mas maganda po ang kanyang kulay pag ganyan. Pag ano, medyo maputi-puti pa kasi. Ano na siya? Medyo hilaw pa. So, balat lang po yan. At hindi naman nila kinakain ang balat. Ayun. Ganyan lang po. Tinatanggal yan. Sa balat lang po yan naka-ano. O, diba? Yummy na. Pwede nang panghanda sa bagong taon. Pwede panghanda kahit anong okasyon. So, ayan ay pakpak. So, ilagay na natin dito. At sila ay kakain na. Oh, Inday. Makakatikim ba si Inday? Hindi natin alam. Ayan. Diba? Yummy, yummy. So, sa inyo po. Salamat po ulit sa inyong panonood. At luto na rin kayo na ito para masaya ang bagong taon or anytime na pwede ninyong na gusto ninyong kumain. Ayan, pwede ninyong ihanda sa family. Kahit anong okasyon. Ayan, simpleng-simple. Napakadali lang po. Kung wala naman po kayong oven, pwede po yan sa kalan. O kaya sa uling. Diba? Para-paraan. Meron kayong kawali, pwede na po yan. So, salamat po sa inyong panonood. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe, like, and share. At i-click nyo po ang notification bell para updated po kayo sa ating mga gawain. Salamat po sa mga supporters. Salamat po sa KKST. Salamat po sa mga kalingap. God bless po sa ating lahat. Happy New Year!